So, pag-usapan naman po natin ngayon or report of collection in deposit or RCD. Magandang araw muli. So, pag-usapan naman po natin ngayon, report of collection in deposit or RCD. Ito po ang ating form, no, ng RCD, report of collection in deposit. Actually, 2 copies 'yan, no. Yan ang unang copy, first page, at ito po yung pangalawa, no. So, hinati ko na lang po sa 2 bond paper para maipaliwanag po natin ng maayos. Okay? Magkarugtong po yan. Record of collection and deposit. So, unang-una, nakalagay po name of the barangay treasurer. Nalagay kung anong barangay po. Then, anong date po yung report natin na to ng collection and deposit. In this case po, on February 1 to 28. Then, yung RCD number. May RCD number po tayo. So, as usual, 23 is yung year. 02 is February. Yung 3 digit is sequence po ulit to. Since February is second month, kasi monthly lang din po tayo nagre-report nito, so ibig sabihin, meron na tayong 2 report, kaya 002. O 23-02-002, pangalawang report po natin in, dito sa January and February. Okay? So, ang collection po natin, una, kasi ang ano po natin ay collection and deposit. So, dito muna tayo sa collection. Napag-usapan na po natin about OR, official receipt, no? Ito po yung mga resibo sa mga nakokolekta natin na pera sa barangay. So, marami nga po tayo dyan, no? Yung sa may mga donation, barangay clearance, documentary stamp, ganyan-ganyan, water bill. So, magkakaiba po tayo, siguro magkakaiba tayo ng mga nature of collections. So, sa amin, ito po lang po kasi mga available sa amin, no? At yun po yung mga nakokolekta namin. So, lahat po ng resibo, dito po, una, nakalagay date, tapos yung receipt number, no? Receipt number. Then, kung sino po yung nagbayad, ilalagay po yung name of payer. Kung ano po yung nature ng collection, which is dito, donation. Then, yung amount, no? So, lahat po yan, name of payer. Nandito po yung nature of collection, lahat po yan, okay, para mabilis na po tayo, hanggang sa dulo, okay. So, ang ating pong total ng nakolekta, take note, ito po ay sa loob lamang po ng isang buwan, no? Sa loob po yan ng isang buwan, hanggang sa katapusan. Ang nakolekta po natin ay 4,340. So, ito po yung collection, karugtong po ng form na to ay, ito naman po, no? So, dito naman po tayo sa deposit. So, kung ang naging collection po natin dito ay, yun nga po, no? Naging collection po natin ay 4,340, for example lang. So, kailangan po natin mag-deposit dito ng same amount. Or depende po sa barangay treasurer kung magkano po ang di-deposit niya. So, syempre, bago niya ilagay dito, kailangan katunayan na na-deposit na siya. Anong katunayan? Meron po siyang deposit slip na validated. So, yun po yung sinasabi ko. So, tingnan niyo po yung inyong deposit slip, kung ano pong nakalagay. Ilalagay lang po dito kung anong banko, anong branch. Pwede pong lagyan ng date, no? Then, yung reference, BDS, DBP. Kasi sa amin dito is DBP ang aming banko, kaya nakalagay DBP. Ang BDS po ay validated deposit slip, tapos ilalagay niyo po kung anong bangko, no? Then yung amount po ng inyong dineposit. So dito po makikita kung ilan po bis kayo nag-deposit, ilalagay po lahat diyan at yung total. Kung hindi po kasya, pwede niyo pong i-edit ang ano nito, pwede niyo dagdagan yung kanyang row,
para mas humaba. So, depende po sa inyo. Editable naman po yung form nito na ma-download nyo sa aking ano, sa description box, no? Ilalagay ko po yung download link. Then, dito po kayo sa, ano, no, sa deposit. Okay na tayo dyan. Ito naman po sa accountability for accountable forms. Dito po naman natin ilalagay yung mga resibo na ating na nagamit na or na-issue na natin na resibo. So, dito sa unang row, no, unang row with money value. Lahat po nang nakalagay dito, may mga value po yan. So, ibig sabihin, pag sinabing with money value, yung mga resibo na to, na-issue na natin na may na-collecta tayo. Kaya meron siyang value na pera. So, sa beginning balance, oh, dito muna name of form and number. So, ito po yung mga OR, official receipt, no? So, sa beginning balance, meron tayong natitira na 8 na resibo, no? For example, sa month of February kasi ito, no? Sa isang booklet na yon, kada isang booklet, 50 pieces na resibo. So, dito po, may natitira tayong 8. Siguro, first day pa lang to ng February. Ngayon, hanggang sa naubos natin yung 8, na-issue natin yon, kaya naging zero balance na yung unang booklet. Na, ibig sabihin, na-issue natin lahat yung 8. Then, kumuha ulit tayo ng another booklet ng resibo, 50 pieces, pero ang nagamit natin ay 12 lang, no? Hanggang sa dulo na to ng February, hanggang sa katapusan ng February, nakaubos pa tayo ng 8. So, ibig sabihin, kung ang 8 ay hanggang 112, no? 5944112, so, ibig sabihin, yung 5944113, yun yung remaining hanggang 150. So, may natitira pang 38 na resibo. Yun naman po yung ilalagay natin dito sa beginning balance ulit, pero without money value na siya. Bakit? Kasi po, on hand pa to. Nasa atin pa po ito. Hindi pa natin na-i-issue. So, ibig sabihin, nandyan pa siya, beginning balance ulit siya, without money value. So, same, sa ending balance dito, without money value pa rin, yun pa rin po siya. Nakuha po ba? So, ulit po natin, no? Ito po yung mga, yung beginning balance po natin bago mag-start ang buwan, no? Itong issued, ito na po lahat yung na-issue natin ng mga resibo. With money value po ito kasi nakakolekta po tayo. Kaya po natin nire-resibuhan kasi meron po tayong kinokolekta ritong halaga, no? Yung natitira po sa kada booklet, ito po yung magiging beginning balance naman dito, pero without money value na po siya kasi nasa atin pa. Nasa kamay pa natin, nasa ano pa ng treasurer, no? Same po dito sa ending balance, yan pa rin po ending balance. Ito pong natitira dito, nasa nakalagay sa receipt, no? Ito po yung na-receive natin na booklet. So, ibig sabihin hindi pa siya nagagamit, na-receive natin, nandiyan pa siya. Ready na siya gamitin para pag kung mauubos na yung mga nauunang booklet na ginamit natin. So, naka-ready lang siya. So, ito po yung accountability for accountable forms. Nakalagay po lahat dyan yung mga resibo na with value at saka without money value. So, ibig sabihin, kung nakaubos tayo ng 20 na resibo, yung halaga po na nakolekta natin, ito na po yan. Ito. 4,340. So, kunwari, yan yung 20. Kunwari, yung 20 na resibo, yun, na-issue natin. At ang halaga ng na-collecta natin ay 4,340. Ngayon, kung sakaling i-deposit natin, or diniposit na natin, o ilalagay na rito, pangalan ng banko, anong branch, anong date, tapos BDS, validated deposit slip, tapos 4,340 amount na deposit po natin. Okay? So, next, dito po certification, syempre, laging isi-certified ni Barangay Treasurer, name and signature niya. Then, dito po sa sunod, accounting entries. So, hindi po tayo masyadong, ano, dahil hindi naman po tayo accounting, no? Pero since may mga
May mga hawak naman po kami na mga accounting entry code, mga account code. Kaya nagagamit po namin 'yan or nasasagutan po namin 'yan, no? Cash in local treasury, ito po yung total ng ating collection. Papasok po 'yan sa local treasury, no? Then dito po sa credit, yung sa documentaries lang po kasi, diretso na yan sa BIR, pupunta yan sa BIR. Tapos ito pong natitira, pasok po yan sa ating treasury. So, kailangan kung anong total nito, magmamatch yan dito sa debit. Kung anong nag-credit, kung anong na-debit, magmamatch po yan sa credit. Okay? So, tingnan nyo na lang po yan. Then, dito po, prepared by. Usually, dapat nga po ang gagawa nito ang Municipal Accounting Office. Pero since binaba na po ito dito sa amin, sa barangay, so kami na po nag-accomplish na ito, no? Then, approved by Municipal Accountant. Okay? So, madali naman po yan. Sundan nyo na lang po. Pag naka-download po kayo ng form, sundan nyo lang po ito. Makukuha nyo na po kung ano po yung dapat gawin sa mga report na ito. Okay po? So, that's all. Maraming maraming salamat po. Download nyo na lang po. Nasa description box po ang download link yan. Okay, maraming salamat po and God bless po sa atin lahat.